Sa kabilang banda, galit na sinalubong ni Anna si Ashley nang makita niyang pababa ito ng stage. Nahalata niya mula sa mga mata nito ang tuwa dahil sa pagpapahiya nito sa kanya. Napabaling bigla ang pisngi ni Ashley sa kabila dahil sa lakas ng pagsampal sa kanya ni Anna. Tumigas ang anyo niya na humarap sa hilaw na kapatid. Dalawang sampal ang iginanti niya kay Anna at sinigurado niyang magmamarka ang palad niya sa pisngi nito. Umarko ang labi niya na sinabihan nito. Gandang-ganda ako sa palabas mo, Anna. O ano? Nagustuhan mo rin bang sorpresa na hinanda ko para sa'yo? Loka ka! Same to you! Ganting sigaw niya sa pagmura nito sa kanya. Tandaan mo, Anna, kung dati hinayaan kong maging engeng ako sa paningin yung lahat, ngayon hinding-hindi na yung mangyayari. Kaya pag-isipan mo munang mabuti bago mo ako pahiya dahil hindi mo magugustuhan ang ibabalik ko sa'yo. Ashley, bakit ang lupit mo sa akin, ha? Hindi mo man lang ba na-appreciate ang lahat ng hirap at pagod ko upang ihanda ang event na to para sa'yo? Hindi ko inaasahan na ipapahiya mo ako ng ganito. Ang sama mong kapatid! Umiyak ng todo si Anna dahilan upang magkunot ang noon ni Ashley. Nagtataka siya kung bakit biglang naging kawawa ang itsura nito, samantalang kanina lang parang hihirit pa ito ng isa pang sampal sa kanya. Ashley, anong ibig sabihin nito? Ah, kaya naman pala. Sa loob-loob ni Ashley, kung hindi pa siya tinanong na kanyang ama, hindi pa niya napansin na narinig pala nito ang mga sinabi niya. Kaya biglang umakto na kawawa si Anna ngayon. Alam nito na nagmamasid ang ama. Nakita niyang yumakap ito sa ama upang magpakampi. Hindi pa rin ito nagbabago. Ganun pa rin ang mga tricks nito sa katawan. Hindi na ito bago sa kanya. Magaling ito sa pag-arte dahil nakuha naman ito ang simpatya ng mga bisita. Saan pa ba sila kakampi kundi sa kaibigan nila? Thank you sa event na to, Dad. Sobrang nag-enjoy ako. Sagot niya sa ama. Nakita niya ang pag-igting ng mga panga nito habang nakatingin sa kanya. Ashley, I try to be nice to you, but you haven't changed at all. You're still Michibus. Why do you always end up hurting your sister? Ramdam ni Ashley ang pagguhit ng sakit sa loob ng dibdib niya. Pero maninibago pa ba siya sa palaging reaksyon ng kanyang ama? Simula pa noon, ganito na ang laging takbo ng pag-aaway nila ni Anna. Sisimulan nito ang gulo, gaganti siya at sa huli, siya pa rin ang may kasalanan. Kahit nagpaparaya na siya, lagi pa rin siyang nasasaktan. Pasalamat na lang siya dahil matigas na ngayon ang puso niya. Alam niyang nasasabi lang yun ang kanyang ama dahil mas matimbang ang pagmamahal nito kay Anna kaysa sa kanya. Ngumiti siya ng mapakla. Hindi na siya magtataka dahil isa lamang hamak na pamangkin ang lugar niya sa puso ng kinikilalang ama. You're wrong, Dad. I've changed a lot. Only you haven't changed. Even though the truth is right in front of you still don't see it. Akmang tatalikuran na niya ang ama nang bigla siyang hinablot ng kanyang kinikilalang ina na si Lila. Loko kang babae ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Galit na sigaw nito. Gustong sabunutan ang mahabang buhok ni Ashley. Abala ito sa paglalaro ng mahjong kanina. Mismo sa loob ng hotel, kasama mga kaibigan nito nang nabalitaan ang nangyari sa anak niya. Kaya napasugod ito bigla sa stage. Lalong napuno ng bisita ang loob ng function hall dahil sa pagsugod ni Lila. Nang nararamdaman ni Ashley na hinahawakan ni Lila ang buhok niya, agad siyang humarap rito at tinulak dahilan upang matumba ito. Ashley! Sigaw ni Arjo, nagulat sa ginawa ni Ashley. Hindi siya makapaniwala na marunong na itong lumaban sa tiyahin niya. Nakita mo na, Arjo, kung gaano kasalbahe itong anak-anakan mo? Sayang lang ang pinaaral mo sa kanya dahil lumaki pa rin siyang walang modo. Namumula sa galit si Lila habang pinipilit ang sarili na tumayo. Tita Lila, tinatrato ko lang kayo ayon sa kung paano niyo ako tratuhin. Hindi ako sira para hindi malaman kung anong pinaplano niyo sa akin ng anak mo. At nagbibintang ka pa? Agad na sagot ni Lila. Alam niyang sa kanila kumakampi ngayon ang mga bisita at hindi kay Ashley. Sa paningin ng mga ito, sila ang inapi. Ang loko naman niya. Pinalaki na nga siya, diba? Bakit ganyan siya sa pamilyang nagpalaki sa kanya? Naku, nakulong raw yan. Pakaya ng impluensya sa kanya ng mga kasamahan niya sa kulungan. Kahit na, hindi siya dapat ganun para sa kanyang event na to. Ang mahal pa dito. Ngunit hindi siya nagpasalamat bagkus nagawa pa niyang ipahiya ang kapatid niya. Gustong tumawa ni Ashley sa mga naririnig niya. Talagang hindi pantay ang mundo sa mga taong mapanghusga. Come on, let's go. Hinatak ni Liam ang kamay niya pababa ng stage. Nakita naman ito ni Tala. Kanina lang nag-enjoy siya sa paglabas sa kanyang harapan, ngunit hindi niya inaasahan ang gagawin ni Liam.
Alam ni Ashley na pinoprotektahan lamang siya ni Liam mula sa kahihiyan. Ngunit para sa kanya, mas lalo lang nitong dinagdagan dahil hindi alam ng lahat na mag-asawa sila. Ang alam ng mga ito ay si Tala Mendez ang pakakasalan nito. Liam! Sigaw ni Tala. At mabilis na bumaba ng stage. Galit ang anyo nito. Pila gusto rin kainin ng buhay si Ashley. Liam, ilayo mo siya sa akin bago pa ako makalimot sa sarili ko. Mahina ngunit puno ng diin na wika ni Ashley kay Liam habang nakatingin sa papalapit na si Tala. Then do it! Napabaling siya kay Liam nang marinig ang sagot nito. Hindi niya inaasahan na bibigyan siya nito ng permiso na gawin ang lahat ng gusto niya sa babae. Tila nabasa naman ito ang tumatakbo sa isipan niya, kaya muli ito nagsalita. My little sugar, I don't even care. What do you want to do to her? So go ahead, defending your position as my wife makes me proud. Mas lalong nabingi siya dahil sa huling sinabi nito. Napatitig siya rito at ngumiti lang ito sa kanya. Hindi na siya nakasagot ng mapansin mula sa sulok ng kanyang mata ang pag-ikas ng kamay ni Tala upang sampalin sana siya. Ngunit agad niya itong pinigilan. Grabe ka, babae ka! Harap-harap mo pa talaga kinakalantari ang fiancé ko? Ramdam niyang gustong-gusto na siya nitong sabunutan. Lumingon siya kay Liam at nakita niyang wala na itong pakialam. Tumango pa ito sa kanya bilang permiso na ituloy niya ang binabalak niya. Naabutan pa niyang nagkamot ito ng noo. Tila nainip at hindi makapaghintay sa gagawin niya. Ayaw lang naman niyang mapahiya ito. In the first place, CEO ito ng CAS at fiancé ito ng babae sa harapan niya. Baka katulad rin kasi si Liam sa kanyang ama na kapag lumaban na siya kay Tala, siya pa rin ang mapasama. Nang makitang susugurin siya ni Tala upang sabunutan sa buhok, mabilis ang kanyang kanang kamay na sinuntok ito sa mukha, kaya ito napatilapon sa mesa nakatabi lang nito. Eh, hindi mo ba ako pipigilan? Tanong niya kay Liam na relax lang na nakaupo sa tabi niya. At bakit kita pipigilan? Paano niya malalaman ang lugar niya kung hindi mo pamukha sa kanya kung sino ka sa buhay ko? Nakataas ang isang kilay niya dahil sa sagot nito. Di niya inaasahan na i-spoil siya ng lalaking ito. Nakita niyang pinipilit ni Tala ang sarili na tumayo. Tinapunan niya lang ito ng mga nagbabantang mga tingin bago tinalikuran. Hanggat maaari, kinokontrol niya ang sarili niya na hindi mapasobra sa paggamit ng lakas niya. Marami nang nakafocus ang atensyon sa kanya. Wala siyang pakialam kung ano man ang iniisip ng mga ito. Umupo siya sa tabi ni Liam. Gusto niyang magmura ngayon. Mula pa nang dumating sila, hindi pa siya nakakakain. Kinuha niya ang cellphone sa loob ng clutch bag niya at may tinawagan na numero. I want to eat. Tipid niyang wika rito. Alam na ng mga ito ang ibig niyang sabihin. Ashley, landi ka mga agaw! Sigaw ni Tala at akmang susugurin na naman siya nito nang agad niya itong pinigilan. Huwag mo na akong subukan, Tala. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Nakita niya ang biglang pamumutla ng mukha nito dahil sa pagbabanta niya. Layuan mo si Liam, ikakasal na kami. Oh, I'm sorry, pero kasal na kami. Hindi niya alam kung bakit yun ang sinagot niya. Gusto man niyang bawiin ang sinabi niya, ngunit wala na siyang magawa. Lumabas na yun sa bibig niya. Kahit si Liam nagulat na rin, ngunit lihim itong nagdiwang. Iba ang pakiramdam na pinaglalaban siya ni Ashley. No, eh, hindi totoo yan! Hindi makapaniwala si Tala dahil sa narinig. Liam, ikakasal na tayo bukas. Wala ka man lang bang gagawin sa kanya? Kapag nakarating to kay Mami, iyak malaking guluto. Umiiyak na wika ni Tala. She's telling you the truth. She's my wife. Kaya tumigil ka na sa paghabol mo, Tala. Dahil kinasal na ako sa ina ng mga anak ko. What did you say? Muling tanong nito. Ma'am, nakahanda na po ang pagkain. Hindi na magawang sumagot ni Liam dahil napabaling siya sa bagong dating na lalaki. Magalang na yumuko ito sa harapan ni Ashley. Kilala niya ang lalaking ito. Isa ito sa mga may pinakamalaking posisyon sa Saraya Hotel. Paanong ito ang personal na sumundo kay Ashley at hindi ang mga staff lang nito? Thank you. Malapad ang umiti si Ashley at binalingan siya. Pinulupot ito ang kamay sa mga braso niya. Alam niyang sinadya nito yun upang lalong inisin si Tala. Let's go, honey bun. Napakunot ang noo ni Liam dahil sa narinig niyang endearment nito. Pinulupot niya ang kamay sa baywang ni Ashley at tinalikuran si Tala na nagpupuyo sa galit. Just tell me, ma'am, if there's anything else you want to eat. Magalang na wika ni Mr. Monreal. Saka ngumiti kay Liam. No, tama na to. Thank you, Mr. Monreal. Nakangiting sagot ni Ashley. Muli naman itong yumuko bago nagpaalam na sa kanila. Nahalata ni Ashley na nagtataka si Liam sa kanya, ngunit hindi siya nagpahalata.
Ayaw niyang malaman nito na siya ang may-ari ng Saraya Hotel. Kumain ka na, mabubusog ka ba kapag nakatingin ka lang sa akin? Nakangiting biro niya rito. Labas naman ang dimple nito ng miti sa kanya. Haniban ha? Pilyong sabi nito, dahilan upang pamulhan siya ng mukha. Kumain ka na, naghihintay ng mga anak natin, kailangan na nating umuwi. Wika niya rito upang maiwasan ang panunokso nito sa kanya. Boss, matinik si Mr. Johnson, hindi namin siya mahuli-huli. Maraming tauhan na pinadala si Venom King ng Wildland upang protektahan siya. Sa tingin ko, kailangan mong makipagkita kay Red Phoenix. Narinig kong hinahanap na nila ito ngayon. Nagdikit ang dalawang kilay ni Liam matapos basahin ang mahabang text message ni Brian. Nag-text lang ito sa kanya dahil ayaw niyang tumawag ito, lalo pa at kasama niya si Ashley. Ayaw niyang malaman ito na buhay pa si Mr. Johnson at makamasira ang pinaghandaan niya. Red Phoenix? Usal ni Liam, ngunit hindi yun nakaligtas sa pandinig ni Ashley. Bigla siyang kinabahan ng banggitin nito ang codename niya. Sandali, si R lang muna ako. Paalam niya kay Liam after nilang kumain. Kasalukuyan silang palabas na sana ng hotel nang makaramdam siya na naiihi. Tumango lang si Liam sa kanya at hinintay siya sa lobby. 5 minutong nakalipas matapos siyang umihi, agad na rin siyang lumabas ng CR. Hindi na siya nag-aksaya pa na ayusin ang itsura niya dahil pauwi na naman sila. Isa pa sa inaalala niya ang mga anak niya na alam niyang naghihintay na sa kanila. Ashley, sandali! Hinawakan siya ni Kevin sa braso ngunit tinabid niya ang kamay nito. Galit niya itong tiningnan habang nakasalubong ang kilay. What do you want? Iritado niyang tanong sa lalaki. Ashley, please, patawarin mo na ako. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng mga ginawa ko sa iyo noon. Nagmamakaawa ito sa kanya. Kevin, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na tapos na tayo? Kasal ka na kay Anna. Ano pa bang hinahabol mo sa akin? Singhal niya rito at saka tinalikuran. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Sagot nito habang hinahabol siya. Huminto siya at binalingan ito. Kevin, wala akong pakialam kung hiwalay na kayo. Kahit anong gawin mo, hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Muli niya itong tinalikuran, ngunit hinawakan pa rin ito ang kamay niya. Ashley! Ashley, please! Ano ba ang gagawin ko upang mapatawad mo ako? Huminto si Ashley sa paghakbang dahil sa narinig. Muli niya itong hinarap at sinuri kung seryoso ito sa sinasabi. Are you sure? Tanong niya na tila hinahamon ito. Yes, Ashley. Gagawin ko ang lahat upang mapatawad mo lang ako. Sabihin mo lang sa akin kung anong dapat kong gawin. Lumiwanag ang mukha nito. Tila nagagalak dahil binigyan niya ito ng pagkakataon upang patunayan na nagbago ito. Matagal muna niya itong tinitigan. Malamang may alas din si Anna noon na hinahawakan laban kay Kevin. Kung bakit madali niya itong napapayag sa lahat ng kagustuhan nito. Tell me, kung bakit mo ako ipinagkanulo kay Mr. Johnson noon? Nangahamon ang mga mata niya. Nabuhay na naman ang galit sa loob ng dibdib niya. Basta banggitin lang ang pangalan ng halimaw na yun. Nakita niya ito na nagbuga ng hangin. Babe, this is not the right place to talk about that. Kung gusto mo, bukas ikaw ang mag-set ng oras kung kailan mo gusto na makipagkita sa akin. Sasabihin ko ang lahat ng nalalaman ko noon. Medyo mahabang kwento kaya kailangan natin na mahabang oras para makwento ko sa iyo ang lahat. Sabi nito na sinang-ayunan naman niya. Hindi na niya pinansin ang pagtawag nitong babe sa kanya. Ito ang endearment nila noon. Ngunit wala na itong dating sa kanya. Kung sa bagay, marami siyang dapat itanong rito. Kaya kailangan niyang makipagkita rito bukas. Fine. Siguraduhin mo lang na walang halong kasinungalingan ang lahat ang sasabihin mo sa akin. Kung ayaw mong mawala ka mismo dito sa mundo. Nakita niyang saglit na natigilan si Kevin dahil sa sinabi niya. Alam niyang naninibago ito ngayon sa lumalabas sa bibig niya. Sige, maraming salamat. Tinalikuran na niya ito at hindi na nag-aksaya pa ng panahon na kausapin pa ito. Sa kanyang pagharap, nakita niya ang magkadikit na kilay ni Liam habang nakatitig sa kanya. Ngunit saglit lang niya itong tinapunan ng galit na tingin. Bagkus ibinaling nito ang nagbabanta na tingin kay Kevin. Let's go! Wika niya at nauna na maglakad rito palabas. Nasa loob na sila ng kotse nang muling tumakbo si Kevin at kumatok sa bintana kung saan siya nakaupo. Binuksan na rin niya ang tinted glass window upang kausapin ito. Bagay na lalong ikinagalit ni Liam. Babe, pwede ba ako makahingi ng phone number mo? Para alam ko kung saan kita susunduin bukas. Nakangiti namang sinabi niya ang phone number niya at mabilis naman itong isinave sa phone. Thank you babe, magingat ka. Nakangiti nitong paalam sa kanya, tila ba nanalo ng loto.
Hindi pa man nakasagot si Ashley nang bigla na lang isinara ni Liam ang tinted glass window ng kotse. Binalingan niya ito para lang makita ang madilim na anyo nito. Galit siya sa loob-loob niya. Bakit naman siya magagalit? Tanong niya sa sarili. Babe ha? Sarkastiko nitong sabi sa kanya. Don't do that again. Madiin itong sabi bago binuhay ang makina ng sasakyan. Which one are you talking about? Naguguluhan na tanong niya. Nakita niyang lalong umikting ang panga nito dahil sa sagot niya. Galit itong binalingan siya. He's calling you babe. But you are my wife. So it's really disgusting to see you still flirting with your ex. Matigas ang anyo nito habang sinasabi yun sa kanya. What's wrong with talking to my ex? No one knows we're married. Nakita niyang pagkuyom ng kamao nito dahil sa sinagot niya. Muntik pa siyang mapasubsob si airbag dahil bigla na lang nitong inapakan ang gas pedal. Mabuti na lang at nakahawak siya sa handle ng pintuan. He's calling you babe! Nagtitimpito sa galit at dahil lang pala sa tinawag siya ni Kevin na babe. Ayaw nitong tinatawag siya ng ganun. Alright, sasabihin ko sa kanya na huwag ako tawagin ng ganun. Pwede niya akong tawagin my dear, sweetheart, honey or whatsoever. Basta huwag lang babe. Ramdam niyang lalong nagalit ito dahil sa sinabi niya. Namumula ang mga mata nito dahil sa pagtitimpi ng galit habang nakatitig sa kanya. Tila ba may gusto itong sabihin ngunit hindi yon magawang sabihin sa kanya. Mas lalo nitong pinabilisan ang takbo ng kotse, aling mawala ng bukas ang buhay nila. Nagdadasal na lang siyang makarating ng bahay ng ligtas. Habang nasa biyahe, wala silang imikang dalawa. Hindi na nga niya namalayan na nakarating na sila sa mansyon nito dahil sa bilis ng pagpapatakbo. Inis niyang tinapunan ito ng tingin, parang gusto niyang umuwi sa bahay niya. First time niyang matulog sa bahay na ito at wala pa siya sa mood upang intindihin ang kadramahan nito. Tila naramdaman naman ito ang pag-alangan niya na bumaba ng kotse, kaya ito nang nagbukas ang pintuan para sa kanya. Hindi man ito nagsasalita ngunit nababasa niya sa mga mata nito na gusto nitong bumaba siya. May magagawa pa ba siya? In the first place, pumayag siyang dito matulog ang mga anak niya. At umaasa mga ito na dito rin siya matutulog dahil yun ang pinangako niya. Minabuti na lang niya na bumaba. Ngayon lang naman ito. Bukas sisiguraduhin niyang doon uuwi ang mga anak niya sa villa niya. Nagtaka siya nang hinawakan ito ang kamay niya at pinagsara ang palad nilang dalawa. Tumingala siya upang tingnan kung galit pa rin ito. Ngunit blanco ang ekspresyon na nakuha niya. Kailangan makita ng mga anak natin na nagkasundo na tayo. Wika nito na tila nagpapaliwanag kung bakit hinawakan ito ang kanyang kamay. Gayunpaman, hinatak pa rin niya ang kamay mula sa pagkahawak nito. Ngunit mas lalo lang nitong hinigpitan yun hanggang sa makapasok na sila sa loob. Ang mga bata? Tanong nito sa yaya ni Gab. Nandun po sila sa silid, sir. Nakatulog na. Sagot naman ang yaya. Sabay nilang tiningnan ang oras sa kanilang suot na relo. Alas 11 na ng gabi. Bitawan mo na ang kamay ko. Hindi mo na kailangan pa magpanggap. Bulong niya sabay hatak ng kanyang kamay at binitawan naman ito. Saan ang sirid ng mga bata? Tanong niya sa yaya. Samahan ka po kayo, ma'am. Sagot nito, ngunit agad na inagaw yun ni Liam. Ako na. Wika nito at muling kinuha ang kamay niya, kaya napabaling siya dito. Baka gising pa ang mga bata. Paliwanag agad nito sa paghawak sa kamay niya. Sinilip nila ang sinasabi nitong silid ni Gab. Nakita niyang magkatabi ang dalawa na natutulog sa kama. Bukas ipapaayos ko ang isang silid para kay Sam. Wika nito. Pareho sila nang iniisip. Mas magandang may kanya-kanyang silid ang kambal niya. Saan ang tulugan ko? Gusto ko na magpahinga. Tanong niya. Nakita niyang saglit itong nag-isip. Halika. Pagkaraan ay sabi nito sa kanya, hinatid siya nito sa isang silid na malaki sa lahat. Pumasok siya at iniikot ang paningin sa kabuuan nito. Nagtaka siya dahil puro mga panlalaking gamit ang nakikita niya sa loob. Kung hindi siya nagkakamali, ito ang master's bedroom. Dahil hindi rin ito nagkakalayo sa silid niya sa villa. Binalingan niya ito at tinanong, sigurado ka bang ito magiging silid ko? Kasal na tayo, natural lang na ang silid ko ay magiging silid mo. Sagot nito sa kanya habang hinahanap ang pamalit na damit mula sa walk-in closet. Saka pa lang niya naaalala na wala pala siyang dalang damit ngayon. Sa labas na lang ako matutulog. Pinihit na niya ang doorknob nang pinigilan siya nito. At anong gusto mong sasabihin sa akin ng mga anak mo? Na-relax ako natutulog rito, tapos ang ina nila hinayaan ko sa labas matulog. Nakakapaso ang mga tingin nito sa kanya. Umiwas siya ng tingin na makitang bumaba ang tingin nito sa mga labi niya. Tinalikuran niya ito at diretso siyang umupo sa katamtamang haba lang ng couch. Dito na lang ako matutulog. Uwi ka niya at agad na humiga.
Matutulog ka na lang ba ng ganyan ng ayos? Magbihis ka ng damit. Bumangon siya, tiningnan nito. May nakikita ka bang damit na dala ko sa pagpunta rito? Nanunuya niyang tanong. No, pero marami kang damit dyan sa closet. Inutusan ko si Tia Mila bilang ka ng mga damit. Nakawag na, baka sa mga babae mo yun. Ayoko makihati sa kanila. Sagot niya dahilan upang magkunot ang noon nito. Paano naging sa kanila? Gayong kanina ko lang pinabili kay Tia Mila ang lahat ng yan. Tingnan mo. Utos nito at hinatak ang kamay niya upang iharap siya sa mga nakahanger na damit pang babae sa loob ng walk-in closet. Halos lahat ng damit mula sa pantulog at panlakad ay bagong bili dahil may mga signature tag pang nakasabit dito. Para sa'yo lahat ng yan. Ikaw na ang maunang mag-shower. Susunod na lang ako. Wika nito sa kanya. Hindi niya inaasahan na bibilhan siya nito ng maraming damit. Dahil kanina pa malagkit ang katawan niya, kaya hindi na siya kumontra pa rito at agad na nagtungo ng banyo. Habang nasa loob ng banyo si Ashley, agad namang kinuha ni Liam ang cellphone at pumunta sa terrace. Brian, ang nung sinasabi mo kanina na pinaghahanap ng Wildland si Red Phoenix? Bungad na tanong niya rito. Boss, nang mahuli namin si Mr. Johnson, sinabi niya sa amin na mas lalong lalakas ang pwersa ng Wildland kapag nakumbinsi ni Venom King si Red Phoenix na makipagtulungan sa kanila. At para saan? Tanong niya rito. Upang ilaban kay Black Phoenix dahil yun lang ang katapat nito. Nagkasalubong ang dalawang kilay ni Liam dahil sa narinig. Sira ba sila? Kahit hindi pa nagkita si Red Phoenix at Black Phoenix sa Phoenix din, hindi pwede magkalaban ang dalawang yun. Kaya nga boss, utusan mo lang kami ngayon, hanapin kaagad namin si Red Phoenix bago pa tayo maunahan ng Wildland. Bakit? Alam mo ba kung anong itsura niya? Kung babae siya o lalaki? Tanong niya rito. Babae raw boss. Wika nito na nagpadikit lalo ng kanyang mga kilay. Nagtataka siya paano naging katapat ni Black Phoenix si Red Phoenix sa lakas. Akala niya lalaki rin ito ngunit hindi pala. Go and find her. Utos niya sa mga ito. Sino nga kaya si Red Phoenix? At sino naman si Black Phoenix? Mahahanap nga kaya nila ang babaeng ito?